guys, welcome back or welcome sa aking YouTube channel. So, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano ako mag-shade, paano nagkakaroon ng buhay ang aking drawing. So, kailangan nyo ng pencil, kailangan iba-iba yung shade, kailangan nyo ng 6B. Sa aking lagay, ang ginamit ko is 6B. 12B, charcoal pencil, at saka mechanical pencil. So, ngayon, ayun, nandito na. Yung, ipapakita ko sa inyo yung mga shade ng gagamitin kong lapis sa pagdodrawing. So, ayun. Ito, 6B to. Ayun. Ito yung shade niya. Yan, mapapansin niyo guys, medyo ano siya, compared niya sa regular na lapis, medyo pigmented siya. Tapos ito naman, 12B. Yan, 12B, ano yan, parang dalawang 6B. Pero hindi mo ganun makikita yung difference niya. Tapos ito naman, 4H, Colinto, iba yung brand niya. Tsaka ang nice kung ginagamit tayo yung charcoal pencil. So, ito na yung ano shade ng charcoal pencil. Yan. Ito yung close-up niya. Kung makikita nyo yung charcoal pencil, sobrang dark niya. Kaya ito yung ginagamit ko sa hair. Tapos yung mechanical pencil naman, ito. Kung makikita nyo siya, sobrang thin lang ng ano niya, ng parang kahoy niya. Tapos, ayan, sobrang mild lang nito. Kaya, ito yung ginagamit ko kapag nag-gago ako ng ano. Ito yung ginagamit ko pang first, ano, shade. So, ayun lang. Yun lang naman yung ginagawa ko kapag nag-drawing ako. Ginagamit ko. Tapos ito, ang ginagawa ko is pinubuksan ko yun kaso ayun mabuksan. Pero yan, makeup brush yung ginagamit ko pang blend. Naked 5 yan. Tapos, galing siya sa Shopee. Ito yung isang brush, tapos ginagamit ko siya para maalis yung dumi sa aking sketchbook kasi dati hindi ko siya nagamit, kaya medyo may dust siya, ganun. So, yun. And by the way guys, yung laman nga pala ng makeup brush is 7 brushes, isang gamit yan, isang yan, pero onti lang sa kanila yung ginagamit ko. Tapos, ayun. Ang technique dito, guys, para malinis yung gawa nyo, burahin nyo na muna yung pag-drawing na ninyo para kung meron man siyang, ano, dumi, paalis nyo. Kasi kapag may drawing na kayo, mahihirapan ko yung burahin yan. Kaya, ayun. Una muna mag-drawing kayo ng bilog. Okay lang kahit hindi ganun ka perfect yung bilog. Pero pwede naman kayo gumamit ng bilog na surface or something. Tapos, lagyan nyo lang ng haba sa gitna. Sa gitna yan, hindi lang ganun ka, ano. Tapos, lagyan nyo ng line sa dulo. Yan, line lang. Line, tapos pag-connecting nyo yung line. And, gagawin nga pala natin guys, hindi siya, ano. Hindi siya parang totoong normal na tao. Parang sa Wattpad lang yung parang fictional characters na nakikita ninyo. Kung alam niyo yun. Tapos, ayun. Lagyan nyo lang din siya ng leeg. Ayan, hindi kailangan maging perfect. Tapos, ngayon, sa eye naman tayo, lagyan nyo ng haba. Ayan. Nawala kasi yung drawing ko kanina. Kaya, ayan, binura ko na lang ulit. Tapos, nirecord ko para makita ninyo kung ano yung ginawa ko. So, ayan, hair. Yan na yung hair. Ayan na yung buhok. Lagyan nyo, pag-connectin nyo lang. Nakadepende naman sa inyo kung anong klase ng buhok yung gagawin ninyo. Tapos, ayan, lagyan nyo ng eyebrows. Dapat yung eyebrows niya is medyo magulo at makapal kasi sa lalaki yung eyebrows nila para makapal. Kapag meron kayong mali, kailangan anahin nyo na lang, burahin nyo na lang.
Tapos, ang kailangan ko pag-shading nyo dyan, hindi ganun kadiin kasi mahihirapan ko yung burahin. Ito, yan. Yung 12B, kailangan, ano, dahan-dahan lang yung pag-apply. At saka yung 6B kasi mahirap sila burahin. So, ayun. Lagyan nyo na, ipaglagyan nyo lang parang water, ayun, ano, tawag dyan. Tapos, lagyan nyo ng bilog. Ayan, tapos i-ano, lagyan niya lang shade yung ilong, medyo ano lang, yan, para magkaroon siya ng buhay mamaya. Tapos i-drawing niya yung neck. Ayan, ipagtuloy-tuloy niya lang hanggang ma-mini yung process. Lagyan mo din ng ears kung gusto mo, para sobrang mas realistic yung portrait. Tsaka ito, lips. Kapag ang ginagawa kami, lalagyan ko ng parang bold na line sa may dulo para kapag wala yung outline, ano, dun ko maaano, makahanap ko siya. Third at purahin nyo na yung mga ano, kung nayari ito na kayo mag-outline. Yan, purahin nyo na yung mga excess na natitira. Tapos, ayan. Pero, huwag nyo naman purahin lahat kasi na-shaden na natin yun eh, susunod. Third at shaden nyo na yung ano, shaden nyo na yung gilid ng ano, yan, 4H yan. Yung ilong muna yung hinaydan ko. Parehas yan para mas magmukhang matangos. Sunod yung ano ng ilong para mas magmukhang matangos. Tapos, yung ulo yung kalamutan yung ano, gilid. Tapos ayan, dyan naman yung gilid ng mukha. Yan, gilid dyan ang mukha. Tapos, yan. Dyan din sa baba para mas magmukhang ano. Kaya kailangan ang technique dyan, anahin niyo yung baba. Medyo kapalan ninyo yung ano. Pagutuloy niyo lang yan hanggang dun sa neck. Tapos, kailangan niyo din lagyan ng ano yung neck. Para alam niya, para mas maging, ano, tunay. Pagtikitin niyo na lang siya, kung gusto niyo. Diin na niyo din, kapalan niyo din sa may baba para mas magmukhang tunay siya. Tapos, ayan, gawin niyo lang din sa hair, parang strands lang ng buhok. Pero hindi yan yung pinaka-ano natin mamaya kasi ang gagamitin natin dyan charcoal pencil para mas totoong kulay yung buhok. Pero parang gawin nyo na lang din yan para mag-iwan siya ng ano, white. Tapos, hindi naman huwag nyo kalimutan na lagyan lahat kasi mukhang papanit yung ano, buhok na gagawin nyo. Kasi yan, gumamit na ako ng brush. Tapos, binblend na yung lahat. Binblend ko muna yung una dyan. Tapos, minsan yung inuuna ko, tapos minsan yung ilong. Yan o. Dito nyo ba guys, nagmumukha siyang, ano, may kulay. Yan, i-blend nyo lang, mga i-blend. Pero, sa kaso ko, masyadong nakapalan ko yung, ano, gawa. Ano, hindi ko na ano na medyo malit lang pala yung dinodrawing ko. Kaya, ang gagawin nyo is, huwag yung overrun yung paglalagay. I-blend nyo lang, i-blend ng mabuti kasi naglalagay pa tayo ng double coat dyan. 6B, yun. Yan, pwede rin kayo mamatay ibang klase ng brush kung ano mas gusto nyo, pero ako ito talaga yung nagamit ko kasi mas ano lang siya,
madaling gamitin. Tsaka mas madaling mag-blend. Pero may ginagamit din ako na isa. Depende naman sa inyo, pero ito talaga yung para sa akin na ginagamit ko. Eh, nakita nyo na nag-ano na siya, medyo nagkikiano na yung kulay. Try nyo ulit sa hair, blend nyo ulit yung hair niya. Ayan, tapos patungan nyo na lang. May gumamit ako dito ng ganyan, hindi ko alam tawag dyan. Sa makeup brush na kasama. Ayan. Tapos, i-blend nyo lang din ulit. Parang sugang ako. Para mas magmukhang blended talaga yung ano. Ako try ko pa lang nito. Tapos, ayun, kaya huwag niya ako i-judge. Wala kumalat yung kulay. So, ayun, kapag may kumalat na kulay, blend nyo na lang din ulit. Tapos, yan, yung lips niya. Pero, paalala niya is, kapag gumagamit kayo ng brush na to, is, medyo mabubura yung ano reference niyo kaya huwag niyo gaano iyaano. Tapos ayan, lagyan niyo ulit yung ilong kasi medyo nawala na siya. Yan yung ginamit kong pang blending kasi wala rin akong blending stamp kaya yun lang din yung ginagamit ko yung kasama doon. Tapos ayan, lagyan niyo ng eyebrows. Ginamit ko dyan ay 6P. Hindi na ako gumamit ng 12P kasi masyadong makapal yun. At saka medyo unti na lang yung 12P ko. Yan, i-blend nyo lang din. Lagyan nyo ulit ng pangalawang layer natin to kaya lagyan niyo ulit ng layer yung ano niya, yung face niya. Lagyan niyo ulit ng layer. Tapos, medyo darken. Hindi niyo kailangan pala darken kasi dark na yan eh. Tapos, 4H lang gamit natin kanina. Kasi yung 4H, hindi siya ganun ka. Alam mo yun, parang pigmented ang black. Kasi itong 6P na ito, masyado siyang ma-dark. Tapos, tsaka nga pala kapag gagamit kayo ng ano na ito, guys. Kailangan, parang kamay nyo talaga yung, ito control. Gagamitin nyo pang control. Kasi, mayroon parang yung daliri. Kasi, nahihirap siya gamitin. Tsaka, ginawa ko lang dyan, pinukpok ko, kaya nagamit ko ulit. Tapos, ayun. Tsaka, by the way, guys, kapag nga pala meron, nayari nyo gamitin yung isang brush, itaktak, i-ano nyo siya. I-try nyo siya sa isang scratch paper para kapag ginamit mo ulit, maalis mo yung dark na ng pencil, yung pencil na natira doon. Kasi, nagiging ano yung ano, tapos, maruruin yung gawa ninyo kapag pag inano nyo. So, ayan, ang ginawa ko na lang is medyo na ano yung damit yung mukha niya kasi ayan, biglayin ko na lang din ulit gamit yung kamay ko para mas magpapang kaya-aya yung ano, face niya. Ayan, i-drawin niyo yung mata. Medyo kapalan niyo na dyan. Kasi ang mata kailangan medyo makapal talaga. Pero huwag naman kayo mag-alala kailangan din naman natin yan ng ano mamaya. Tapos, ayun, kung gusto niyo mag-iwan kayo ng mag-iwan kayo ng highlight dun sa mata para mas magmukha siyang realistic. Kung kaya bumili kayo ng brush ay bumili kayo ng pambura na pang detail. By the way guys, ito is charcoal pencil. Lagyan nyo ng hair strands niya parang opa ganun. Tapos ayun, i-fill nyo lang yung ano niya,
kaso ko medyo na-ruin yung ano ko, yung ginawa ko kasi na drawingan ko ng ano, ng line yung gitna, ay hindi naman, medyo kailangan ng ano dyan, mamaya. Pero tuloy pa rin, tapos iwanan niya ng konting highlight. Ayan, tapos susunod na part, ganun din, mag-iwan din ay ng konting highlight dun sa may ano ninyo. Tsaka kailangan guys, medyo magkadikit yung ano. Ayan guys, medyo okay na siya. Pero hindi pa na-problem, kaya magamit ulit tayo ng brush. Ayan, i-blend nyo lang din. Tapos, pagtuon nyo yung ano, yung white. Ayan, pagpatuloy nyo lang. Pagpatuloy. Tsaka kung gusto nyo pa gawin yung hair strands, pwede naman kayong maglagay ng hair strands. Bata ulit, binabayo rin sabi ko kanina, kailangan pala natin ng probi. Ayun, sa mata, medyo nabuhay-buhay na yung ano niya, yung kanyang mukha na nalagyan na yung mata. Gumamit ulit ako ng ayan, may isang brush kasi third coating, tapos gumamit ko rin yung isang ano yung isang brush, makeup brush. Blend nyo lang siya guys hanggang makuha nyo yung gusto nyo consistency. Pero kaya lang guys, huwag nyo i-over, katulad ng nagawa ko sa kaso kasi na-over ano ko siya, tapos nagmukha siya, medyo nagmukha na siyang parang ano, alam niyo yun. So ayan, hindi ko alam kung ayun, iburahin nyo na lang kung medyo nag ano, burahin nyo. At saka by the way guys, hindi ko nakalimutan ko lagi ng ano, ng ears. Pagkonsensyahan nyo na. Kaya rin yung burahin nyo na lang yung excess kasi panigrado kami matitang excess dyan sa kung nudodrawing kayo. Ayan. I-blend nyo gamit yung paint, yung brush, makeup brush. Later guys, kung sa may mga nagtatanong bakit ganyan yung ano, yung tasa ng lapis ko, cutter po ginagamit ko dyan. Tapos ayan, yan yung ginamit ko kanina. Tapos ayan, linisin nyo. Linisin nyo para walang matitirang strands or something ng pambura, ganun. Tapos ayan, buhin nyo na ulit. Kasi yung matitira at matitira talaga dyan. At so ayun guys, nagbumuka lang siyang ano sa my video, pero sa personal maganda talaga yan. So ayun, salamat sa panonood guys. Don't forget to subscribe and hit the bell button and like our videos para updated ka sa susunod.